Ito na si Atty. Tang. Paskong-pasko. Nanggugulo. Ayun, December 25. Hahapyakan ko lang yung paraffle ko, ha? May paraffle ako. Ayun, binanggit ko na doon sa una kong vlog, yung mechanics nandun sa yung isang nauna kong video bago ito. Yun nga, binabati ko. Ayun, ang maligayang Pasko. Merry Christmas. Namamas ko na rin. Madalas yun nakikita sa mga ano, sa mga post sa Facebook, yung mga friends nyo, di ba? O, binabati kayo ng ano. Merry Christmas from our family to yours. Tapos, makikita nyo, pinapakita nila yung malaking bahay nila, yung mga kotse nila. Susuot nila yung mga mamahali nilang bag. Hey, ito na tayo. Kailan ba talaga lumalabas ang warrant of arrest? Dami kasi nagtatanong yan, Tony, kailan lalabas yung warrant of arrest? Oh, yung mga nauna na tanong sa akin, panoorin mo yung kailan. Pero ngayon, i-explain ko na ano ba talaga ang ibig sabihin ng lumabas na yung warrant. Explain ko. Kasi maraming interesado dyan, both, ha? Both yung complainant at saka yung, syempre yung na-demanda, yung akusado. Yung complainant, at Tony, bakit yung complainant? Eh, hindi naman siya yung nawawarrant. Kasi, o, di ba? Yung mga complainant nagigil. O, marami yan. Siyempre, depende sa kaso. Yung mga talagang interesadong i-prosecute yung ano nila, yung criminal complaint na sinampan nila. Talagang lintik lang, walang ganti. Entay mo, warrant. Diyan na kaya yung warrant. Follow up ako. O, di ba? Yung mga complainant yan. Siyempre, yung akusado, yung na-demanda. O, yan ang madalas naman nagtatanong sa akin, attorney, yung may kaso ako, attorney, yung pinsan ko, yung kapatid ko, yung tatay ko, attorney, may demanda eh. Lumabas na kaya yung warrant? Oh, ganyan. Paano ba talaga malalaman kung lumabas na yung warrant? Mga nagtatanong, attorney, may notice ba? Ayan, attorney, may notice ba pagka yung may warrant na? Oh. Ang notice na, yung warrant mismo, yung mga pulis. Sir, magandang araw po, ito may warrant po. Yun na yun. Pag ina-aresto ka na, ang kikido sa masama, ha? May warrant of arrest ka. Di ba, yung mga napapanood nyo sa, ano, sa balita, hindi pwedeng may maunang notice na lumabas ng warrant mo. Hindi, yung mga may kaso, magsisitago na yan pag naglalaman nila na, uy, lumabas yung warrant ko. Kung may nauna yung notice, hindi. Surpresa yan. Parang yung sa Bible yan, yung second coming, ha? Oh, it's like a thief in the middle of the night. Kailan mo hindi ine-expect, ha? Oh, ayan, dumating. Kaya tinuturo ko sa inyo na magtanong, mag-follow up. Explain natin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng lumabas na ang warrant of arrest. Alright. Gagawa tayo ng scenario para ma-imagine ninyo. Ha? Gagawa tayo ng scenario. Kunyari, si Juana, dati siyang si Juan, syempre. Dinimanda niya yung jowa niya, yung iniirog niya. Okay? Ex-irog. si Raul. Okay. Si Raul daw kasi binubugbog siya. Okay? Dinimanda niya ng kulare, violence against women. Dinimanda niya, criminal case. Sinampan niya sa prosecutor's office. Sinumpina na ngayon tong si Raul. Nag-counter affidavit si Raul. Okay? Submitted. Kumare, sabi ni Piskal, submitted na, decisionan na. Ito na, resolution. Sabi ni Piskal, iakyat ko, isasampa ko yung kaso. Okay? So, ito ngayon yung files. Pag sinabi natin sumampa yung kaso, edi dadali na yan sa, kung mapupunta sa RTC yan, edi sa OCC ng RTC. Okay? Kung mapupunta sa, kung MTC lang yan, edi mapupunta sa OCC ng MTC. Ah. Raffle, electronic raffle. Kanyari, sa branch 1. Oh. Attorney, lagi ka nalang branch 1. Sige, branch 2. Masyado ko mareklamo. Oh, branch 2, dapat ka sa branch 2. Kunyari, Quezon City. Ha? Walang branch 2 sa Quezon City. Okay, kunyari lang. Kunyari lang na. Okay? Yung folder, yung case files, andun yung ano, andun yung complaint, yung mga ebidensya, yung counter ni Raul, yun yung folder, yung case file. Oh, dadalhin 'yon. Talagang mano-mano dadalhin 'yon, bibit-bitin 'yon dahil na-raffle sa branch 2. Dadalhin sa branch 2. Ayan ha, malino tayo diyan. Pagdating sa branch 2, 'di ba, yung files dinala doon, okay? From OCC, 'di ba? Dahil na-raffle nga sa branch 2, dinala doon. Titignan ni judge 'yon. Okay? Yung judge na naka-assign sa branch 2, babasahin ni judge sa rules. Titignan ni judge 'yon. Aaralin niya kung
may probable cause to issue warrant of arrest. Ah. Bakit probable cause na naman? Dalawa yung probable cause. Hapiyaman ko lang. May probable cause sa piskalya. Probable cause sa piskalya, kung iyakit ni piskal. May pro, di ba, in-explain ko na yun doon sa resolution. Probable cause. Di ba? Kung maaaring may nakumit nga na, ano, na krimen, at maaaring ikaw yon, may probable cause, isasampa ko. O, yun yung unang purpose ko, kung isasampa ko ba sa korte. Pagdating kay judge, titingnan naman ni judge kung may probable cause para mag-issue ng warrant of arrest. Nagkalaman lang yan, ha? So, pag nakita ni judge na, may probable cause nga na para mag-issue ako ng warrant of arrest. Okay? Eto na! Ha? Pero bago tayo pumunta dyan, ha, yung paglabas ng warrant na yan, tsaka nyo ngayon panoorin to. Kailan pwede mag-bail? Oh, diyan 'yung ipapasok 'yan. Oh, tugma-tugma 'yan. Ano ha? Trivia. Attorney. Ito kasi sigurado, ito na. Attorney, may chance ba na pag pinag-aralan ni judge 'yung files, 'yung case folder, may chance ba na hindi siya mag-issue ng warrant? Oh. Hindi ganun ba, attorney? Sagot. Okay, sagot. Unang-una, merong mga kaso na talagang hindi nag-i-issue ng warrant si judge. Yeah. Bago yan. Bago, Tony. Bago yan. Di ba kasi lagi kong sinasabi, pag akit sa korte, automatic si judge, warrant. Di ba? Pero may exception doon. Pero gagawa na lang ako na separate na vlog about that. Kasi ahaba tayo eh. Pangalawa, maaari ding makita ni judge na walang probable cause, hindi niya i-issue ng warrant. Okay? May na-experience akong ganyan. Kaso mismo ako may hawak. Wow. Confident ako na pag umakyat na yung kaso, sa korte, pwedeng hindi issuean ni judge ng warrant. Okay? Napag-aralan niya, nabasa ni judge, hindi, walang warrant. Hindi dapat i-warrant to. Hindi to dapat criminal case. Okay? Kahit na mabigat yung kinakaso, na ano ko, na-experience ko na yung kliyente ko, nakita ni judge na, hindi ko dapat i-issuean ng warrant. May naranasan akong ganun. Isa lang, ano-ano, attorney, yung mga kaso na ano, yung hindi nag-i-issue si judge ng warrant, yung sinasabi mo. Bibigyan ko kayo ng ano, tip. Basta't yung mga mabababang kaso. Mga mabababang kaso. Gano'ng kababa, attorney? Mga 2-peat, 3-peat? Tarant! Basta, gagawa ko ng vlog doon. Pero ito na nga, binibigyan ko kayo ng tip. Pag masyadong mababa yung kaso, kahit sumampa sa korte, hindi nag-i-issue si judge ng ano, ng warrant. Okay? Paano yun, attorney? Paano mangyayari? Paano tatakbo yung kaso? Gagawa ako ng sarili. Separate na vlog. Huwag kang atat. Ha? O, ito na. Let's assume na yung kaso. Ito. Yung violence against women and children. Di ba? Yung kinaso ni Juana kay Raul. Oh, medyo mabigat yan. Mabigat yung kaso na yan. RTC yan. RTC. So, mataas na kaso na yan. Okay? So, ibig sabihin, pag nakita ni judge na may probable cause, mag-i-issue si judge ng warrant. Okay. Attorney, paano yung ano, nag-issue ng warrant? Okay. Magkaiba ba yan sa nag-issue tsaka sa lumabas na yung warrant? Wow, makakaibang tanong, ha? Makakaibang tanong. Ito ang nasabihin ko sa inyo. Sarili kong ano to, sarili kong analysis to. Ha? Sarili, opinion ko to. Maaring may mag-agree, maaring may mag-disagree. Okay? Pag sinabi ni judge na ito, maglabas na ng warrant kay, ano, against kay Raul, okay? Ang mga court, 'di ba, meron silang staff room. Madalas meron na silang template doon ng warrant of arrest. Template, ibig sabihin yung meron na silang form talaga. Binabago na lang yung details, yung pangalan ng akusado, yung case number, okay, yung mga details kung ano yung kaso, ganyan ganyan. Sabi ni judge, okay, maglabas na tayo ng warrant dito. Ginawa na ngayon sa computer, tinype. Raul. Okay. Raul, ng magandang apelyido. Lo, si Lo. Si Raul, Lo. Okay. May kliyente ako, Lo ang apelido. Pero hindi Raul ang pangalan. Okay, kumare, si Lo. Raul, Lo. Siya yung accused, di ba? May case number, 12345. Sa kasong ganyan-ganyan yan, inuutos ko na arrestuhin ang taong ito. Ganun ang warrant o pares eh. Ina-explain ko lang sa inyo. So, okay na. Na-draft na yung warrant o pares sa computer. Ipiprint ngayon yun. Ipiprint, syempre. Once na print 'yon, pag print na 'yon, pag lumabas na 'yon sa printer, 'di ba? Kasi naka-type eh. Syempre ipi-print. Paglabas noon sa printer.
Hindi pa yun. Lumas lang sa printer. Okay? Ito na, di ba? Yung warrant of arrest, okay? Pipirmahan ni judge, ibibigay kay judge sa judge. Ito na, pipirmahan ni judge yun. Oh. May pirma yun, may pirma yung ano, yung warrant of arrest. Siyempre, kautosan nga, order nga ni judge eh. Order ng korte. So, dapat, may pirma ni judge. Okay? Pag yun, napirmahan na ni judge. Ha? Pag pirmang pagpirma ni judge, o warrant yan, may pirma na ni judge. Hindi pa yun. Hindi pa. Okay? And, para sa akin, hindi pa rin lumalabas ang warrant. Kahit pinirmahan na ni judge. Para sa akin, opinion ko lang yun. Opinion ko lang yun. Base sa experience ko. Bakit? Attorney, pinirmahan na pala ni judge. Meron na, lumabas na, na-print na, meron ng warrant. Hindi pa ba lumalabas yun? Ah, hindi pa. Para sa akin, ha, opinion ko. Bakit? Oh, let's say, kunyari, kumari ako yung accused, no? Di ba yung mga tinuturo ko doon sa mga vlog ko, like yung na-warrant yata ako. Di ba sinasabi ko dyan, pag na-issuehan na ng warrant, kumari hindi ka naka-attend ng arraignment, na-warrant ka, na-bench warrant ka. Di ba pagka sinabi ko, follow up mo kagad, puntahan mo kagad sa korte, kahit sabihin sa'yo na, ay, na-warrant ka, na-issuehan ka na ng warrant. Di ba? Pero, hinuli ka ba? Diba? Ibig sabihin ba nun, pag na-issue na yung warrant, eh, lumabas na ba yung warrant? Lumabas sa printer. Pero, yun ba yung lumabas na yung warrant? Kasi, kahit may warrant na nandun sa case files, di ba? May warrant ka na dun. Nasa staff room, nandun, nasa folder. May warrant na dun eh. Lumabas na yung warrant mo. I mean, lumabas na sa printer. Di ba? Pag nag-follow up ka dun, kuwari, ako yung accused, nag-follow up ako, ma'am, yung kaya, no, yung kaso ni Raul, may ano na ba? May warrant na ba? Ako po si Raul. Kumari, gaganoon ako. Ako po si Raul, may warrant na po ba ako? Ay, oo, may warrant ka na. Halika, arestado ka. Warrant ka na. Dito ka na lang, ha. Huwag ka na alis, ha. Hold ka na namin. Hindi ka yung gaganoonin ng mga staff sa korte. Oh. Wala pa akong na-experience na ganoon sa mga kliyente ko na pinapiansahan ko. So, ibig sabihin, may warrant lang nandun na. Pero para sa akin, hindi pa lumabas yung warrant. Okay? Nandun pa sa korte, hindi pa lumalabas sa korte yung warrant mo eh. O eh, kailan ba talaga ito ang lumalabas yung warrant? O eto na. Pag yun eh, dinala na yung warrant. Nilabas na sa korte, dinala sa police, sa PNP. Yun na, nakalabas na yung warrant. Kaya pag kung accused ka, nalaman mo, sir, nakalabas na yung warrant. Lumabas na yung warrant mo. Ibig sabihin nun, yung warrant mo, lumabas na sa korte, napunta na sa ano, sa mga police. O, di yung mga police kasi, sila yung mag-i-execute ng warrant eh. So, nakalabas na yung warrant mo, delikending ka na. O, di ba? Kasi, hindi ka na pwede pag-alagana dyan, mami. Sir, o, may umakbay na siya, sir, may warrant ka. O, di ba? Doon na lumabas yung warrant, kung lumabas na sa korte. Yan ang opinion ko, ha? Opinion ko dyan. Kasi, kung na-issue na, napirmahan na ni judge, lumabas na sa printer, pinirmahan ni judge, nasa file, para sa akin, hindi pa lumalabas yung warrant doon. May warrant na, pero hindi pa lumalabas. Ha? O, yan lang sa akin. Kung may sarili kang opinion, abay, go, i-vlog mo. Pero ako sa experience ko, ha? O, para sa akin, lumabas na yung warrant mo, kung lumabas na sa ano, sa court, sa staff room, dinala na sa police. Di ba? Kung nandun na sa police, yun na ba? Talagang yun na, nakalabas na yung warrant mo. Pero di ba, pag nag-follow up ka, sir, may follow up. May warrant na po ba ako? Ay, sir, may warrant ka na. O, ganun yung sa staff room eh. Diba? Pero pag sinabing lumabas na yung warrant mo, aba, eh, lumabas na sa kanila. Sabihin, meron ng ano, hawak na ng mga polis, anytime, pwede kang arestuhin ng mga polis. O, diba? Yun yung sinasabi kong lumabas na ang warrant. Intiende? Ngayon, ha? Now you know. Okay. Pag lumabas na yung warrant. At ano yung gagawin namin pag lumabas na yung warrant? Simpleng-simple. Magpiyansa. Diba? At ako rin, paano kung ano, kung wala pang warrant pero nalaman na namin na nasa branch 2 na pero hindi pa pala naglalabas ng warrant si judge. Oh, anong gagawin? Magpiyansa. At ako rin, pwede na magpiyansa kahit na wala pang warrant. Oh, di ba? Panoorin niyo yung mga vlog ko. Ulit-ulit ko nang sinasabi at ilang beses ko nang ginawa yan. Itong mga panahon na to, kaya itong December and November, kaya ako na busy.
Hindi naman sa pag-ano, ang dami kong pinansahan. Halo, may warrant na, wala pang warrant, nagbibail kami. Oh, kaya itaga mo sa bato kahit wala ka pang warrant. Okay, so I hope malinaw na sa iyo. Lumalabas ang warrant pa. Nakalabas na sa court. Napunta na sa polisyon. Lumabas na yung warrant mo. Okay? So alam mo na kung kailan lumalabas ang warrant. Merry Christmas sa inyo lahat. Iba po, ayan ako na lang. Ipa-plug ko na lang po yung ano ko, Gcash ko para... Okay? Yung parabol ko. Oh, balikan ninyo yung mechanics, ha? Salamat! God bless! Merry Christmas and Happy New Year! Ciao!